it's been a long time, guys. Hindi kami nakagawa ng video. Ng video ni Baby Dora. So ayan, guys, samahan nyo kami. Kami ay pupunta sa magmumukbang as usual. Pero hindi pa namin alam kung saan. Kaya maghahanap pa kami ng alam niyo naman to, gusto lagi pag hindi McDonald's, quick. Ayan, parang Jollibee. Kumba sa atin, parang Jollibee. Pangmasa. Pero punta muna kami ng supermarket at may bibilin kami. Ayan, samahan nyo kami, guys, para na naman sa aming layas ni Baby Dora. Guys, nandito kami ngayon sa supermarket. Ayan. Si Yana ay tabilaan natin, Hindi ka siya. Hayaan mo na. Yay! Pwede ka na? Ayan. Collection ng beef. Hindi ka naman pwede baby niya ni. May dust. Ang daming collection ko. Yan ang kanilang collection. Pang 3 months yata yan. Pwede ka mag-coupon. Dami na baby. Naghahanap kami, guys, ng dates. Kasi kailangan ko ng dates. Kasi yung hemoglobin ko, yung sa dugo ko masyadong mababa. Kaya kailangan ko ng... Pero yung iron ko naman okay. Kaya lang di ko maintindihan kung bakit yung red blood... Hindi, yung blood ko talaga is mababa. Kaya pala lagi akong nahihilo. So yun, kaya maghahanap kami ni Yana pot-pot ng dates at saka ng dark chocolate. Di ba, baby? Ayan, dito ang mga dried. Ito ang dates. Meron silang natural lang. Nature, bio, yung organic. Tapos meron din naman na ito. Ano kayang mas masarap dito sa dalawa na to? Ah, meron din pala ito. Maxi pack. Ayan, magkano kaya siya? Ito, $4.99. 5 euro na rin. Tapos yung isa naman, bakit mas mura? Pero mas madami siya. Kailangan nating alamin ko anong pagkakaiba. Ang dami dito mga iba't ibang klase ng Mama, dried fruits. Mama. Yes. Did you know, as it's a lot, then it's cheap. If it's not a lot, then it's not cheap. Ah, ganun ba yun? Yes. Ayan. Even when a small glass. Mama, when it's also a small glass, then it's also expensive. Ah, ganun ba. Sige. Buha na tayo ng dates. Ano? Yes. Ayan, ang dami dito mga black chocolate. Ano kaya ang masarap dito? Bonggang mga chocolate. Mercy. Hindi ko lang alam kung alin dito ang masarap. Kasi hindi naman ako mahilig sa chocolate. Kaya lang, since mababa ang dugo ko, kailangan ko talaga ng dark chocolate. So, try ko na lang kung ano. Itong bayo ito. May isang tiraso lang dito. Ito, try ko lang siya kung masarap. Ang mahal nga lang. 4 euro. Hindi bale. Ay, hindi pwede anak ang matamis. Hindi na pwede ang matamis. Lagi na lang matamis. Nandito na naman tayo, guys. Sa paboritong lugar ni Ate Yana. Mag-hello ka muna. Ang init, grabe. 31 degrees ngayon. Ay, nako. Dito tayo sa McDonald's. Titingin tayo ng bagong menu at bagong makakain. Naghintay kami ng aming order. Ayan akong cookies. Bumili si Yana ng cookies. Hindi na makatikis. Kaya number 67 kami. Dito yung cookies ko. Social. Social na gagawa ng parang Pilipinas na rin. Dini-deliver. There you go. Ayan ang order namin. Ang kayana, parehas pa din. Happy meal. Hindi mamaya anak, hihingin mo yan. Ayan, meron siyang may bago silang pa-ipik. Akin kaya yan. Ayan, na-order ako, guys, ng, ewan ko, bago nila daw to. Burger? Bagong burger.
open natin. Ito guys yung in-order ko. Hindi ko alam kung bakit sobrang itim ng tinapay niya. Ang itim, ano ba yan? Sunog ba yan? Mago daw nila to eh. Hindi ko alam kung ano club. Parang club. Chicken club. Pero parang hindi ko siya type. Anak, ano nakuha mo laruan? Cup? Ang kaya nang sarap po. Oh. Chicken nuggets. Sarap-sarap. Try natin guys kung masarap. Masalad siya. Salad. May sauce anak. Ayaman nila sa sauce. Ano ba yan? Masarap yung kain. Masarap din. Masarap din siya. Tapos syempre, fried. Para mas masarap. Siyana naman daw. Kaya ito siyana ko nung kinakain. Hello! Kaya ako, apat si Kinakit, pinakain ako isa. Pinakain ako yung french fries siyempre. Meron pa akong ketchup, meron akong orange juice, meron akong toy cat. Ito, bakit tamang bang? Wala pang laman. Yeah. Namaya. Yeah. At tapos na ako magkain yung food ko. Masarap. Juice. Siya malamig. Ang hirap ubusin guys, masyadong malaki. Meron siyang chicken, bacon, salad, tapos may cheese yata. Ah, wala lang, walang cheese. Masarap ang salad, guys. Masarap ang salad. Sabi niya na masarap daw ang salad. Lettuce. Kain tayong chicken nuggets. Magtatag-init na dito, guys. Bukas 31 degrees. Tapos 35, 34. Mahihina na naman ako kasi talaga hate ko ang init. Kasi meron akong hyperventilation. Kaya good luck to me. Babad na naman tayo sa aircon nito. My goodness. Wala na naman labasan ng bahay. Kaya lumabas na kami ni Yana ngayon eh. Hindi na naman kami makakalabas ng bahay pag sobrang init. Masakit kaya sa ulo nun, no? Pag sobrang init. Ang hirap naman dito mag-swimming ka naman sa swimming pool. Yung kahit outside, yung outdoor. Puro chlorine. Kaya ayoko ng swimming pool.
Pero minsan pupunta kami ni Yana sa bakasyon niya. Punta kami sa ano, seaside. Yun, magbablog din ako doon. Kaya hindi ko palang alam kung kailan. Depende sa schedule ng trabaho ko. Pero next month, Dorado. Pupunta tayo sa beach. Mas maganda doon sa beach. Swimming pool, puro chlorine. Nangangati ka na nga eh. Ubusin na natin itong ating burger. Ubus na! Yes, meron ako ito. Nag-dessert na si Yana Potpot. Hmm? Ano laman yan, baby? Ice cream. Ice cream? Meron itong takip. May takip? Sorry. It has to be here, mag-squeeze ka. Pag nag-squeeze mo naman, natatanggal yung takip. Mm-hmm. Okay na ganyan na lang, diba? Maghahanap ako guys ng ano, mga malunggay. Kasi nga mababa ang dugo ko. Kailangan ko daw kainin, sabi ng nanay ko, malunggay. Tsaka ampalaya. Kaya lang yung ampalaya naman, hindi ko type kasi sumasakit yung sikmura ko, hindi ko alam kung bakit. Kaya ampalaya, ano na lang, malunggay hahanap kami. Sa spinach naman kasi hindi rin ako mahilig. Pero hindi man ako masyadong maputla o mapula pa nga yung labi ko eh. Kaya lang yung ano ko o, ano siya, maputla talaga. Yan yung sa mata ko, makikita mo yun dun eh. Yan baba, medyo natatakot nga ako kasi meron na rin akong tinutubuan ako ng pasa. Anemic. Anemic ako diba, syempre kapag napabayaan mo yung anemic, yung dugo mo, nagiging leukemia yun. Kaya medyo natatakot din ako. Kaya kailangan ko talagang magpagamot. Medyo mababa kasi. By Monday, magpapa-appointment ako sa specialist. Ayun, kung ano yung dapat kong gawin. Pero for now, kailangan ko munang kumain ng mga green leaves. Yan, tsaka inom ng tubig. 2 liters per day. Pero hindi ko naman nagagawa yung 2 liters per day kasi grabe. Nakakasuka-suka. Ngayon, halika na anak at maghahanap muna kami ng malunggay. Samahan niyo kami guys, maghahanap kami ng malunggay. Ubus na? Yes. Ay, ubus na. Hello! Ayan guys, nakauwi na kami. Home sweet home. Home sweet home pagkatapos ng aming, ano ba yun, ang aming pinaspas na hangin sa motor. Ang laki pa rin ang eye bags ko guys, grabe. Ano ba yan? Ang nakita kong dalawang yung kaklase ko. May nakita daw siya dalawang kaklase niya. Sabi niya, oh bakit mama nandun pa sila sa labas? Kasi gabi na 7:20 na ng gabi dito sa amin. Yes. Kaya sabi niya, bakit daw nasa labas pa yung mga kaklase niya? Yes! Eh, mga lalaki naman. Kaya ayun. So, pagkatapos namin kumain sa McDonald's, ay humanap kami ng malunggay. Buti na lang nakakita kami. Thank God nakakita kami. Kasi kailangan ko talaga na kumain. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung mga nabili namin. Persian jelly. Ayan, si Yana kumuha na naman ang favorite niyang jelly. Hey, ayan o, kaya lang hindi ko siya alam kung galing Pilipinas to. Kasi sabi nung isang kabaya natin, nakita ko dun sa store. Hindi ko alam kung anong store yun, kung ano yung may-ari. Parang hindi ko alam kung hindi naman Pakistano eh. Hindi ko alam kung anong lahi. Nakalimutan ko itanong pala. Parang Arabic yata. So yun, kaya sabi niya sa akin kanina, I have malunggay. I said, what? I couldn't find. Sabi ko, hindi ko makita yung malunggay. Saan ba nakalagay? Yung pala, sa pinakidulo, meron pa parang fridge na malaki. Ayan. Yan, lamig. Ang lamig sa loob daw, sabi ni Yana. Ayan, kaya hindi ko nakita. Kaya ayun, tinuro niya sa akin. Kaya lang medyo luma na siya, kaya kailangan ko na siyang lutuin agad-agad. Ayan, ito ang talagang kailangan ko na kainin everyday para makatulong siya na sa pagtaas ng aking hemoglobin ba yun? Ang hemoglobin o sa ganyan. So ayun, nakakita kami ng malunggay. Kain tayong jelly! Ayan, isa lang kainin mo ha. Tapos, ito rin kailangan ko. Tignan nyo guys, super laki ng ampalaya. Sabi ng ate ko, nakatulong daw sa kanya to kasi yung ate ko anemic din. So, tsaka yung nanay ko, parang nasa lahi yata namin. Kaya medyo kailangan ko mag-ingat. So, ayun, bumili rin ako ng ampalaya kahit hindi ko siya peg. hindi ko siya bet. Ayan, kasi nga, sumasakit ang chan ko talaga. Ewan ko kung bakit pag kumakain ako ng ampalaya. Pero kailangan ko talaga siyang kainin.
And then, ano pa ba yung mga nabili ko ron? Ayan, kasi naghahanap ako ng all-purpose flour na galing sa Pilipinas, pero wala naman akong makita. Nag-request na ako sa isang Chinese supermarket. No, actually, Thai. Sa Thai supermarket na kung pwede silang umorder ng all-purpose flour from Philippines. Kaya lang hanggang ngayon, wala pa rin. So, may nakita ako, ayan, all-purpose flour din siya, pero gawa siya sa Thailand. Pero pwede na to. Ayan, pwede na to. Itatry natin siya kasi masarap ang all-purpose flour na galing Asia, especially Philippines, panggawa ng puto, panggawa ng cakes, ganyan. Mas gusto ko siya, mas fluffy. Fluffy siya. Kasi unlike yung dito mga harina dito, matitigas. Ayun, kaya lang syempre kailangan mo siyang lagyan ng baking powder para medyo umalsa yung puto natin. Kaya ipapakita ko, gagawa ako ng vlog na ito ang gagamitin ko na panggawa ng puto. So ayun, ano pa ba ang nabili ko? Ayun guys, ito kahit mahal, pinatulan ko na kasi talagang namimiss ko ang Pure Foods. Ayan. Ay, hindi pala product of Brazil pala to. Hindi pala siya Pilipinas. Hindi. Pilipinas, the Philippines number one premium corned beef. Pero may nakalagay dito na sa Brazil siya ginawa. Oo, maybe Brazil. Ayan o, Brazil siya anak. Siya, sa Brazil siya ginawa, pero Pilipinas ang ano. Na, maybe they bring it to Philippines and then they get it to hit the point here. Yeah, nakalagay kasi dito, oh, Pilipinas siya. Pero Brazil daw ang gumawa. Pero originally, Pilipinas siya. Ayun, jelly. Sarap, anak. Pinatulan ko na kahit 5 euros, 4.95. So, magkano to sa pesos? Nasa 300. No. Kulang 300 pesos. Ay, okay na rin. Basta makakain lang. Once in a while lang naman. Tapos, bumili ako, nakakita ako ng quick and easy kare-kare mix. Ayan, gusto kong gumawa ng kare-kare pero gusto ko sana yung gawa sa chicken. Kasi pwede yun eh. Ang nakalimutan ko lang bilhin is yung talong. Ayan yung talong, di ako nakabili ng talong. Lalagyan ko na lang siya ng paksoy kasi may paksoy ako dyan. So itatry ko yung chicken kasi pwede daw yung chicken kare-kare. Imbis na yung pata kasi hindi ako mahilig dyan sa mga pata-pata. Ayan. So ano pa ba ang nabili ko? Ayan, meron na tayo niyan. Ay, dito, ayan. Nakabili rin ako, guys, lumambot na siya. Kailangan lutuin na to kasi lumambot na. Ang bilis niyan lumambot, ha, in fairness. Bumili ako ng longganisa, ayan. Ano rin siya, 5 euros, then 300 pesos, my goodness. Ang expiration date niya ay, ayan, next year pa. Next year pa. So, kailangan daw ilagay siya maximum ay minus 18. Ilan ba yung aming deep freeze? So, pwede ko naman sigurong ilagay pa to sa freezer. Saan ba gawa to? Saan sa Pilipinas? Hindi ko pa siya natatry. First time ko palang bumili nito. Kaya sabi kasi nung friend ko, masarap daw siya. Kaya itatry ko, syempre, kung talagang masarap. Pero nakalagay dito, product siya ng Netherlands sa Holland. Siguro sa Holland lang 'to ginagawa. Pero ayan oh, Netherlands siya. Hindi naman siya Pilipinas. Pero traditional Filipino recipe daw ang nakalagay. Ayan, pero gawa siya ng Holland. Sweet pork longganisa. Yan, at ito ang amin din hinahanap. Mama, what was the word that the guy just say wrong? Bangus. Bangus. Oh, kasi merong bangus doon, yung marinated na siya. Ano yan, sabi niya sa akin, we have also bangus. Bangus. tawa kami ng tawa kasi may kabayan akong nakita doon. Sabi niya, bangus daw, bangus. Sabi ko, no, it's bangus. Okay. Huh? Bangus daw. So, ayan, nakakita ako ng napapakain ng aking asawa ng kasaba cake. Cake nga ba yun? Kasaba cake, yeah. Kasaba cake. So, gagawa ako now, yan, today, ng kasaba cake. Para sa aking jowa. Oh, di ba? Love, love, love. Yeah. Tapos, yun nga guys. Kanina, ayun, bumili lang kami sa supermarket nito. Yung mga pinamili. Ito, yung nakita ko nga na dates kanina. Talaga importante ito dahil yun ang blood ko. Sabi ng ate ko, kumain daw ako 3 times a day.
Ay, 3 times a day. 3 pieces a day. Ayan, 3 pieces kailangan ng kainin ko a day. So, we will see. Kasi hindi talaga ako mahilig sa dates. Hindi ko gusto ang lasa ng dates. Basta parang natatamisan ako na hindi ko maintindihan. Basta may ibang lasa na hindi ko type. So, ayan guys. Yun ang aming nagawa sa araw na to. Kasi tagal ko na rin hindi nakakapag-vlog. Tsaka hindi na rin masyado ako nakakapag-live kasi sobrang busy talaga sa trabaho. As in, sobrang busy. Kaya wala na rin akong power. Tsaka siguro nga bumaba yung dugo ko kaya medyo parang lagi akong nanghihina. Lagi akong nahihilo. Kaya ayan guys, kayo kung meron kayong mga nararamdaman na hindi maganda sa katawan nyo, kailangan nyo agad magpa-check up. Kaya nagpakuha agad ako ng dugo kasi anong tawag doon, yung blood chem. Kasi meron talaga akong hindi magandang nararamdaman sa sarili ko. Kaya no, kailangan ko itong alamin kung ano. Lagi ako nahihilo. Tapos yung pakiramdam ko pa is parang hinahabol yung hininga ko. Pero meron naman akong hyperventilation. Pero iba eh. Basta iba. May iba, may something na iba. Kaya yung pala. Something maipa. Yung pala dahil sa mababa akong hemoglobin. Hemoglobin? Ano nga ba tawag doon? Hemoglobin nga ba? Puro ano na lang. Puro ako hemoglobin. Ayan, hindi ito. Ang tawag pala dyan ay, kasi dito sa Netherlands, sa amin, ang tawag is, ayan, hemoglobin. Ah, hemoglobin. Sa atin yata, hemoglobin din, or sa English. Ayan, kaya medyo mababa siya. Ayan, may bilog-bilog ever. Ayan. Tapos na yung jelly. Naubos mo na yung jelly, anak. Ayun, 9.9 lang, tsaka 32.5 yung hematocrit ko. So, sobrang baba. Kaya kailangan ko talagang pumunta sa hematology. Yun ang sabi ng aming house doctor. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa aming sa pagsama sa amin sa araw na to. Pwede mo mag-sabing yung flavors? Ah, gusto daw pakita sa inyo niya na kung ano yung mga flavors na meron siya. Ano yan? Lychee jelly. Yeah, lychee jelly, yung color white. Ano pa meron ka dyan? Honey melon jelly. Okay. And ulit, ito. Yan ulit, lychee. And yung orange na kain ko. Mm-hmm. Masarap yung orange? Mm-hmm. Anong flavor yung orange? Orange niya, flavor? Okay. Orange jelly, nagubos ko na. Uh-huh. And yung strawberry jelly, masarap. Mm-hmm. Ito yung favorite ko. Favorite din kaya ni Papa mo yan? Ha? Huh? Yeah, jelly. Mm-hmm. And, oh, tapos... Oh, mango jelly. Yes, meron din siyang mango jelly. Masa akin ito. Ayun, babay na tayo anak. At hanggang sa susunod ulit na video na gagawin namin. Hindi ko alam kung ano na naman ulit. Ayan, we are planning to go to the beach. Ayan, next. Sa Pilipinas. Ay, hindi pwede sa Pilipinas dahil mahal ang pamasahe. Malaki gastos doon. Kaya dito lang muna tayo. So... hanggang sa susunod guys and God bless all and thank you, good night. Bye.